Isali tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Memorize na natin ito. Okay, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, let's read verse 57 to 58. Okay, basahin po natin. Ready, go. But thanks be to God which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let's come to God in prayer there. God, Heavenly Father, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa inyong Panginoon dahil nagkaroon po kami ng pag-meeting or fellowship ng kapwa manggagawa. At yun din, may mga men po na nakasali ngayon. Lord, sana po ay kaawaan niyo po kami dahil kami po ay iilan lang ng mga pastor. Pero kami po ay naniniwala na kahit maliit po kami, kung matutunan po namin, Lord, na sundin ang inyo pong salita na kami ay mag-unite, kami po ay mayroon pong pag-isa sa ika-unlad at sa ika-katag ng inyo pong ministry ay sana gagawin po namin, Panginoon. Lord, salamat din sa inyong salita na aming pong pagbulay-bulayan ngayon. Holy Spirit, ikaw po ang magbigay po sa amin ng katalinuhan upang ito po ay dali po naming maintindihan at of course, ma-i-apply sa aming pong mga buhay. Salamat po sa inyo at yun din salamat sa blessing, pagkain naming nakamta ngayon. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Okay? So, Paul, na kung saan ay very encouraging po ito sa ating lahat, no? Nasabi dito, tayo po ay dapat magpasalamat sa Diyos. Kung bakit? Dahil tayo po ay mayroong kapanalunan. Amen. Hindi po tayo defeated always, di ba? Tayo po ay, we are on the winning side. Hindi dahil tayo po ay nagkaroon ng katagumpayan, hindi dahil sa ating lakas, sa ating galing, sa ating talino, kundi through our Lord Jesus Christ. Amen. So, ibig sabihin, pag ang isang Kristiyano, especially tayo, pag mayroon po tayong Kristo sa buhay, very possible yung victory sa atin. Whether ikaw ay sa ministry, or kahit ikaw lang ay men sa simbahan, or kahit ordinary member ka, no? Mayroon pong kapanalunan. Kaya nga, sabi ni Pablo, ang dapat sa buhay natin ay magkaroon po tayo ng steadfastness na paglilingkod. Be steadfast and movable. Sabi dito, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So dito po ay nagpapakita na kung mayroon man tayong nakamtan sa ating ministry, sa ating buhay Kristiyano, dahil pinagpala tayo ng Diyos, hindi lang dapat tayo tumigil dyan. Yung ating pong buhay ay kailangan palagi po itong nag-forward, no? Hindi dapat tayo magiging stagnant sa ating buhay Kristiyano, especially sa ating pong ministry. So, sa hapong ito, pag-aaralan po natin the secret to success in the ministry. Amen. Ibig sabihin, may mga sikreto kung paano po tayo magtagumpay sa ministry. Alam nyo, sa lahat ng mga bagay, ay may mga sikreto yan eh. For example, gusto mo makapag-asawa. May mga sikreto para makapag-asawa ka. Kasi kung wala kang sikreto, hanggang tingin ka lang, di ka makaasawa. Sa negosyo, may mga sikreto yan. So as well as, ganun din sa ministry. Tatandaan po natin, God called us to a highest calling. So ano po yung highest calling na yan? Tayo po ay naging pastor. So, lahat tayo, hindi po tayo qualified na magiging pastor. Okay? But because of the grace of God, dahil sa biyaya ng Panginoon, na-qualified po tayo. Kaya nga, sa pagiging pastor, ito po ay talagang malaking blessing sa atin. Hindi lahat, sa isang eklesiya, hindi lahat ay pastor. Isa lang ang pastor. Di ba? Siguro, pwede lahat gustong magpastor, pero hindi lahat ay kina-qualified ng Panginoon. Kaya nga, may mga pastor na gusto magpastor, pero hindi nila nakayanan na magpastor.
Mayroon namang pastor na ayaw kong magpastor. Pero dahil sa pinili ng Panginoon na magpastor, so nagpastor siya. At parang yun po yung nangyayari sa akin. Personally sa akin din. Sabi ko, hindi ko kaya magpastor. Oh, pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, ngayon sabi ko, ay, pastor na pala ako. Yun po ang biyaya ng Panginoon sa akin. So, tinawag tayo in a highest calling. Ang ibig sabihin niyan, pag tayo lang ay sumunod sa ating pong Panginoon, talagang hindi tayo pababayaan ng Diyos. So kaya nga, sabi nga natin, magsigurado po natin yung victory, yung success sa ministry. Okay, bago niyan, welcome po natin si Engineer JC. Brother John, nakakain na kayo, bro? Sigurado? Sige ah. So, yun po, no? So, if God called us in the ministry, meron yan kasabihan, talagang sigurado, no? Sure po natin yung success dahil nga hawak tayo ng Panginoon. Siya po ang bahala sa atin. So, we are not called to be a failure. So, palagi natin ito napapakinggan. Hindi po tayo tinawag na magiging failure. Kung may kahirapan man sa ministry, kung may kahirapan man sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan po ay natural na. Natural yan na madaranasan natin para makamta natin yung success. Diba? Kaya lahat ng mga pastor na nag-success, pag-iira na bibless ako sa kanilang mga naranasan, o grabing mga karanasan. Pastor Ale, ngayon itong pag-ano, nabibless ako. Nai-inspired ka na sa ating panahon, sa ating pong mga bagong pastor ay kailangan ako magpatuloy. Bakit? Kasi mayroon pong nagpatuloy. Amen. Oh? At para pala makamtan ko ang success ay dapat pagdaranasan ko ang mga kahirapan. Kaya sa mga bagong pastor, sa mga kapwa ko, no? Mananampalataya. Kung naranasan din natin yung mga kahirapan, magpatuloy lang tayo. Bakit? Gusto mo yung success eh. Okay? So, yun po dapat ang gagawin natin. So, kaya sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessing. So, what is the secret to success in the ministry? So, number one, madali lang naman ito eh. Focus on your heart on people. Oh, focus your heart on people, not on things on this earth. So, kailangan yung mga puso natin, especially sa ating pong mga lingkod ng Diyos, focus po tayo sa tao ng Diyos. Hindi po sa mga bagay sa sanglibutan ito. Kaya nga sabi sa 1 Peter, tingnan po natin, sa 1 Peter chapter 5, verse number 2. Okay? The flock of God, which among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but by willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Amen. So tayo pong mga lingkod ng Diyos, ito po ay isa sa mga gawain natin. Nang isa sa gawain po natin ay mag-focus po tayo sa mga flock ng Diyos, sa mga miyembro natin. Yun yung pukusan natin. Yun po yung papalaguin natin. Yun po yung papakainin natin. Sabi ng Bible, feed the flock of God. So kailangan hindi po tayo masidetrack dyan bilang mga pastor. Kaya nga, naobserbahan ko bilang bagong pastor, yung mga pastor na parang nasidetrack sa kanilang panawagan bilang pastor, yun po yung mga pastor na, in my observation, parang yung naabot sa ministry ay hindi po mataas. Pero naman yung mga pastor na ang kanila pong katungkulan ay pinanindigan nila, pinakain nila yung tao ng Diyos, okay? Palaging pinagpiprayan, oh, yun po yung mga pastor na nag-unlad eh, nag-success. Kaya nga, ito po ay isa sa mga sikreto para mag-success po tayo sa ministry. Okay? Sabi po sa Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things on the earth. Okay? So, yun po ang tandaan natin. Kaya sabi niya, we are in the highest calling. At yun po ay isang malaking pribilehiyo.
Pero kung masidrak po tayo nito, delikado tayo, no? Okay, next, number two. Work to make Jesus known, not to popular. Kailangan sa ating pong mga gawain, si Jesus palagi yung maitaas natin. Kaya sabi ni John, the Baptist, sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Ano mang mga accomplishment dapat na meron tayo, palagi nating sasabihin, soli Deo Gloria. Kasi yung success or accomplishment na naangkin natin sa ministry, ito po ay inalaw lang ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi dapat tayo magiging mayabang dahil nga inalaw lang ng Panginoon sa iyo yan. Okay, kaya nga, God resisted the proud, but He giveth more grace to the humble. Kaya sa akin, sabi ko, kung dumating man ang pagkakataon na ako po ay inangat ng Panginoon, si Pastor Joyce, sinabi ko, Pastor, i-review mo ako. Bakit? Kasi sa katunayan, gusto kong itaas ako ng Diyos eh. Oh. So sabi ng Bible, kung tayo magiging mayabang, babagsakin tayo ng Panginoon eh. So dahil gusto ko na ako ay langat ng Panginoon, si Pastor Joyce, sinabihin mo, di ba Pastor Joyce? Hmm. Na i-review mo ako. Ganun din kay Pastor Joyce. Oh. Kasi minsan, isa sa matindi nating kalaban ay sarili natin. Kung si Satanas yung kalaban natin, identify natin yan at sasabihin, uy, ito yung mga patibong ni Satanas, iwasan ko to, delikado siya. Worldly, sa mga worldly things, alam natin yun eh, na yung sanlibutan ay, yung mga bagay sa sanlibutan ay isa din yan sa mga kalaban natin. Kaya sabi lang, ay hindi ako sa sabungan, hindi ako sa kung saan man. Pero yung isang kalaban natin na sarili, yun yung kalaban na minsan palagi natin ginadipindihan. Yun yung kalaban na parang ginaapinan natin. Bakit? Sarili. Oh, so yun po. Ingat po tayo, no? At sana isa po ako sa mga pagpipray nyo rin. Baka tirahon ako ni Satanas after nito. Oh, mayroon lang. Ang kalaban ni Satanas, mayroon ko din mag-advise, ha? Kaya mo, tirahon na ka. Oh, muling pikalon ka. So, please, pray nyo man ako, no? Amen. So, yun po. Number 3, dali lang naman. Bawat points ka. So, sa bawat point, ano kasi rin? 30 points din? Mabuhay ng Japan. Hindi, joke malahan. Number 3, be sure on your commitment. Don't be a double-minded. Yes. Be sure on your commitment. Don't be a double-minded. Ano sabi sa James chapter 1:8? A double-minded man is unstable in all his ways. Okay? So, ibig sabihin, dito po sa James 1:8, pag tayo po ay palaging double-minded, yung kalabasan niyan, maging palpak tayo. Palpak ka sa tanan niya bagay. Masimba ako o hindi? Palpak yan. Sigurado. Sabi ng Panginoon, you cannot serve God and mammon, di ba? There is only one master na inyong paglilingkuran. Oh. So, kaya nga sabi dito sa Matthew 6:24, basahin na lang natin. Ito na. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Minsan kasi tayo po ay minsan dumarating sa buhay natin na nasa ministry na lang ako. Ah. Bakit? Kasi kung sa ministry ka, may pera din. Sabi mo sa karamihan niya yun, sabi nga, sino pastor nagambaga? Pag mayroon ka lang tao at ibaligyan mo yung ministry, pakita mo sa mga pariner, nakakwarta ka. Oo. Oh. Pero alam natin na tayo hindi tinawag doon, no? Amen? Amen. Tayo po ay tinawag sa gawain ng Panginoon, hindi po sa pera. Kaya siya po dapat yung ating paglingkuran. Hindi po tayo maging double-minded. Ako ba talaga ay magpastor or magbaligya? Kaya nga, ingat tayo sa pag-sideline.
ingat tayo kasi doon po nagsisimula na tayo ay magiging double minded. Ako po dati, dahil sa wala po akong support na malaki, kulang po yung, actually nasuportahan lang ako nung mayroon ng mission ako, may mission na dito sa Makato. Pero dati, isa sa mga training sa amin, kung nais mong ikaw ay magpastor, okay, kailangan i-prove mo, din po sabi ni pastor. I-prove mo yan sa pamagitan na wala kang inaasahan, kundi mananampalataya ka sa Panginoon. So ang ginawa ko para makapunta dito sa Makato, nagtitinda ako ng mga frozen product. Frozen product. So ang kabaligyaan, yun po yung magiging pamasahe ko papunta dito. Actually, sabi ko nga, ang aking pong naispuntahan na misyonan ay yung Altabas. Oh, every time mag-aral ako sa ano sa Rojas, may sumangka sa Sires na taga Altabas, ginaadtunan ko, ginhambal ko nga, "Sir, darating ang araw, pupunta ako sa inyo ha. Dito, hingin ko yung address niyo." Mayroon ako niyan. Kaso, nung ako po ay nakagraduate na, gusto ko sana punta yung Altabas, hindi ako makapunta doon. Kaya dahil nga kulang yung pamasahe. Yung maabot lang sa pamasahe ko ay Makato. Hindi ko inisip na sa Makato ako mag-start ng gawain. Pero dahil yun lang ang pera ko, dyan ako bumaba sa may Petron. Namigay ako ng school trucks dito. Isa sa mga nag-baton kaon, kakaroon nga, si Pedro, nga mayroon magpinta. Ang dati ni Espinuleria na tesorero, kat ay attorney ng nanay. Yun, Legos Talikado. Pero karamihan, hindi po sa akin nagtanggap kasi yung mga ito maliit lang. Pero nag-report ako, sabi ko, "Pastor, kamusta ang pagpunta?" "Okay, Pastor." Receive. Talagang tumatanggap ang tao doon. Nang gospel tracks. Pero pagtanggap na ba yung Sulmeningon, ayaw. Pero hindi ako nagano kasi sabi ko, tinawag ako ng Panginoon eh. Kaya nga ako ay nag-aral sa Bible School. Isa sa mga teacher dati ay si Pastor Ali. So yun, at siyempre, marami pa. So nag-aral ako, nagtiis ako sa Bible School. Kaya dapat magsimula ng gawain. Kung hindi ko man kaya, itry ko lang. So hindi ako nag-double-minded dito lang. So, nung ako po ay nag-sideline hanggang 6 months lang, sabi ko after 6 months, ayaw ko nang mag-sideline. So, nung nakaipon na ng mga tao, mga limang bilog, yun po yung sinabihan ko, para makasurvive ako at kayo ay makukusan ko dahil ako ay magiging pastor dito. Bawat simba natin, bawat Bible study, magbigay kayo ng bigas kahit sambaylok lang. O, nung nakapagbigay sila at sambaylok, ato na, buwan ako na nagtinda. Minsan lagi, sa ating calling, nag-double-minded kita. Mapastor ako, o kung matinda yun man ako. Di ba? So, sabi ng Bible, a double-minded man is unstable. Ibig sabihin, hindi ka makapasan. Pero ako, nabiliban, si Pastor, Leonidas, si Pastor Leonidas, walang suporta, walang malaki, mayroon pang mini-maintenance na anak. Kung siya man ay mag-sideline, hindi niya nakalimutan yung ministry. Amen. At kung tatanungin siguro si Pastor Leonidas, kung mayroon lang siyang pang-maintain sa kanya anak, hindi ito mag-sideline. Yun pong maganda. Karping mahirap kaya. Naman kasi, sabi, Panday. Pastor, ako po ay single mind na ako. Sa ministry ako. Pero nangyari, dahil hindi niya masuportahan yung kanyang anak, mangyayong-ngayong imaw, ay hindi naman dapat. Kasi, obligasyon natin dun eh. Nga kita, kaya sabi ko sa Bante, magbanat buto ka para sa pamilya mo. Hindi yan mabubuhay dapat dahil sa nanghihingi ka. So yun. So, alam na natin lahat yun, di ba? So, a double-minded man is unstable. Kung tayo tinawag ng Panginoon, sa Kanya tayo maglingkod, not in mammon. Okay. Number 4.
the secret to success in the ministry, number four, work on your closeness with God, not on people. Hindi po tayo dapat sa buhay natin, ako po ay magtatrabaho kung saan ako tinawag ng Diyos na siya ay kasama ko. Oh, siya ay kasama ko. Hindi dahil sa tao. Kasi kung tayo po ay nasa ministry, at the same time ay mas close ka sa tao, hindi sa Diyos, ay talagang baliktad, no? Dapat sa Diyos kita magsalig. Sa Diyos dapat kita close. Kaya nang sabi ni Pastor Bante, pag ikaw ay pastor, wala kang inaasahang tao. Dapat Diyos lamang. Kaya sabi ng Bible, dito po sa James chapter 4, verse number 8, di ba? Sabi niyan, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. So lumapit ka sa Diyos. Alam mo kung nandyan ang Panginoon sa'yo, hawak ka ng Panginoon, pababayaan ka ba niya na siya lahat ang may pag-aari ng good and perfect gift? Pababayaan ka ba ng Panginoon na sabi na ni Pablo, if God be for us, who can be against us? Ibig sabihin, posible, mga kapatid, yung success sa ministry kung ang Panginoon ay nandyan sa atin. Close tayo sa Kanya. Oh, sa Psalms chapter 27, Psalms 27, 7:23. Oh, sorry. 37 pala. Kulang. Verse number 6 ito. Of a good man are ordered by the Lord. Wow. Grabe na. The steps of a good man are ordered by the Lord. Kung ang sinabihan dito ay lahat na Kristiyano, okay, ay mas yoko kita sa atong membro eh, na good, di ba? So, ibig sabihin, nasa order gitit Ginoo, roa bawat ikan naton, and He delighted in His way. Though he may fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. So yun po ang kagandahan sa mga pangako ng Panginoon. Kaya nga sa ministry, minsan sabi dito ay mafi-fail ka. Minsan sa ministry ay nadadapa ka. Pero natural lang yan sa buhay. Okay? Natural sa buhay na mayroon pong pagkadapa. One time sa amin dito ay grabing mga problema yung naranasan namin. Two times kami inaalis. Pero salamat, hindi po kaming nanatiling nakadapa. Salamat, natutunan namin na tumayo at manalig sa Panginoon. And by the grace of God, ngayon ay nakatayo at patuloy na naglilingkod sa Diyos. So yun po, the steps of a good man are ordered by the Lord. Next is number 5. Treat your people or treat your ministry as your family. So yun po yung isa sa mga sikreto na tayo po ay mag-success sa ministry. Treat your people as your family. So, kailangan kung mayroon kang mas palangga, ay siyempre iyong membro. Kung nga nero sa bawat pastor, minsan di ka doon madura sa totoong pastor nga, medyo masaktan ikaw, iginaiwanan ka, no? Iginaiwanan ka at membro. O membro mismo naghambal ng pastor, iya lang ako, ano yung pastor, ha? Medyo masakit na. Pero, siyempre kung hamaan, dahil ginagreat mo siyang dangat pamilya, eh. Bukod ito namin nga, pero yung membro ay ginapanaot taon ni mo, ah, bahala kayo yun, ha? Kung ano matakin nyo, sige, bahala kayo. Ay sabi ni Pastor Abate, hindi yun puso ng totoong pastor. Yung totoong pastor ay talagang ginaatipan, ginanaruan ng mga umat.
Kaya nga si Jesus kung mag-atipan eh. O, 99 inaong ka na, pero rosombilo, nagduga. Inusoy kita na to. So, modern. So, treat your people as your family. Kaya iya sa amon, by the grace of God. Ito po ay isa sa mga natutunan kuman. Pero ako niyong pagtanaw iya sa mga unga, pagsasimbahan na kami, puho pareho doon. Kaya yung unga ko, si Ethelred, pag may magkamalikon, ginamuhay ko, ginahanap ko. Oh. So, kailangan close tayo, no? Close tayo sa mga member natin. 1 Timothy 5:21. Okay. The church did therefore God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Dapat po pareho ka. Bukon it ay hara. Manggaranan ra. So dapat iba ng bangko ka ra. Ay, ikaw, membro ka malang medyo bukok at manggaranan na ka lang sa medyo ano. Dapat pareho galit, no? Meron dapat atin yung pag-trip. Ano? Ay, araw gwapo o. Dahil gwapo ka, iyang katarabanda. Ikaw nga medyo wakapaligo sa ito lang ang nagawa. So dapat gali po pareho din. No? Sumoron dapat atun nga himuon. Apo sa Bible ha? Galatians chapter 6 verse number 10. Oh, sabi po ng Bible. Sa Galatians naman tayo. Oh. Galatians chapter 6 verse number 10. Ito. The Bible says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, yes, especially unto them who are of the household of faith. Minsan kasi yung nangyayari, manamit kita sa iba ng mga membro, pero sa ato yung membro, bukod galing at manamit. Sa ibang membro, buot ka, pero pag ang magali sa iyong mga membro ay isog kagali. Ikaw, mura natatabo. Yung ibang mga misyonary, suportahan mo. Pero ikaw nga inaki mo mismong misyonary, huwag mo ginasuportahan. So wala problema kung taaraw. Pero sabi ng Bible, let us do good unto all men, especially to the household of faith. Ibig sabihin, ruin mong unahon, ruin mong ginga paniwagay doon, di ba? So harap ba namin, kung nabuligan mo na iba, kung nabuligan mo, ruin mo mismong paniwagay, bulig ka may sa iba. Harap ba naman namin. Amen. Okay? So, yan po ay isa sa mga sinabi ng ating pong Panginoon. Okay? So, number six, second to the last, how to success in the ministry, focus your heart on your people, not on things above, or not on things on the earth. Work to make Jesus known. Ano pa? Be sure of your calling. Don't be a double-minded. Work on your closeness with God, not on people. Treat your people as your family. Number six, make your cheerful giving that trust on your ministry. So kailangan, kung mayroon po tayong inaasahan na magsuporta katon, magsuporta sa ating ministry ay walang iba kundi sa ating mismong ministry. May masakla pa din iba gatira sa it ay first quote. Oh. Tapos kailangan man ang daruparta naging buo nanda sa iba. So, dapat kung may trust fund ka dapat ina mismo sa imo nga no? Sa imo mismo nga ministry. So anong butong bawo? Hindi kita magsali sa iba. Di na itong pagsaligan, di bang simbahan niya ay kung taong kami nga ra ay may pahiwalang sa iba, may kuyano kami, ay siguro na umunlad na kami. Hayaan lang nato, mas marami, hindi kita maggagas sa kuyano. Pero marami, kuyano ka ito magagagas. Sara no? Kung umagturo kuyano, ang maghamba, okay, I will give you 1 million so that
your ministry will become okay, o di ba? Ay patunan nato na. Pero minsan nabihay, kung ano gusto ko yan, o, ginatuman natin, pa, sundo natin para kita isuportahan. Okay? So, yun po yung ibig sabihin. So, turo tayo ng ano, ng about how to become a cheerful giver, yung mga members. So, sa amin dito, wala po kami ibang suporta na nanggaling sa labas. Lahat kami ay nandito. Lahat ay pira ng mga member. O to na, sa pag-mission ko, si Pastor Ribaton lamang ro, consistent niya na suporta kamon for more than 6 years. Kasi mga 6 years kami na-organize. And after organize, ginkat naman ni Pastor Ribaton. 200 na every month. Consistent. Si Pastor Gisalba nag-support sa amon 500 yung tato. Pero 1 year lang to. So, yung ginawa, at least nakapag-attend kami ito sa Santa Ana, dalaman kami ni Pastor. Naturuan kami na yung mga member ay turuan to become a cheerful giver. So, nung tinuro ko yon, yung mga member ay natuto. Amen. At kung ano man yung makita natin dito, yun po ay dahil lahat sa mga member. Oh. Yung iba siguro ay mag-iisip, ay siyempre naging ganun si Pastor Chagan, yung gawain sa mga ito kasi imbibili. Oh. Ayun, alam ni Sir Neville, wala kaming support sa ano sa imbibili. Oh, Pastor Ali, wala kaming support. Pero sabi ni Pastor Abate, kung hihingi silang dalawang yan, magbibigay kami. Pero sa amin naman kasi, lumapit kami doon para lang magkaroon ng authority. O, kung humingi kami, bibigyan kami, sabi ni Pastor Abate. Pero siyempre, natuto na kami na manalig sa Diyos at na-prove na namin na nandyan pa lang Panginoon, bakit pa hihingi kami doon? O, so yun ba? So lahat yan. So naging ganito yan. O. Sabi nila, ay siyempre nandyan si Sir Neven. So bago si Sir Neven nakapunta dito, nakabili na kami ng lupa. At saka meron na kami. Yung magpapaganda nito, yan na si Sir Neven. O, sa mga multi-cap, so nandyan na, nakano na si Sir Neven, mga dito, lahat na. Pero ang ibig sabihin niyan, ay natuto na kami ang Panginoon ng aming hinihingian ng mga pagpapala. Dahil nga, ang mga anak ng Diyos ay natuto na sila. Amen. Kaya nga sabi ng Bible ay, dapat po nating alagaan yung mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin ng mga tupa. Kaya feed the church of God. Amen. Sila po ay ating pakainin. Sila ay patambukon natin sanda. Agad pong matambok sanda, may gatas. O, gatasan din natin. Kaya ba sa Bible naman ni Pablo? Sino ba? Nagpakao sino ba? Sa iyong retiro? Iba rin magpukong ikaas? Ikaw mismo. Ay galing problema nga ito sa bante. Pero imo abi ng mga baka, imong tupa, huwa ikatas. Ay niwang eh. Itukat imo sa ibang gatas na nagsalig. O ay mga sa bante, para may pakinabang, katayin mo yung baka yan. Para mapuslan mo. Di ba? So, yun nga sa amin. Actually, ito, hindi po ito sa pagmayabang by the grace of God. Oh, sabi ko, hindi ako nung linggo, hindi po ako nagsabi na may pastor's fellowship tayo. Hindi ako nag-announce nung Sunday afternoon at saka Sunday morning. Nag-announce lang ako, kagabi lang. O, alam yan, hindi siya maybe, hindi, mursi nandiyan yan. Siyempre nandun ang Panginoon, di Brother Lando. Sabi ko, may pastor's fellowship tayo. Gagawin natin, magbigay na lang tayo sa mga pagkain. O, kung ano kinain natin, yun lahat ay binigay nila. Amen. O, so ibig sabihin, kung hindi sila naturuan na magbigay, ay sigurado ron, Pastor, alin man mag yun, hay? Pastor Pilar, mag-attend, hay? May mga mukha ng simbahan eh, di ba no? O, kung may sobra, Pastor, ano rin magtabok karon? Ay wala na.
So nga wala ako ay kabihin may nagpadagiya ka mo man, tapos sa kamon, tapos nag-butan. Ang iba ay mga lahat na lang. Iba naman ay mga frutas. So yun yan. Ibig sabihin ay naturoan lang sila. Amen. So walang mayaman sa amin dito. Kung may mayaman sa amin dito, si Sir Neville lang. May salak yan eh. Kaya na, Pastor, may mayaman kayo dito na. Wala ako. Wala. Ay, kaninong sasakyan? Ay, Sir Neville yan. Ay, yun yung mayaman siguro. Ay, siyempre, ako na ako. Ay, siyempre, ma'am. Ay, siyempre, hindi ka po. Alam nga naman, pobre, tapos may sasakyan, no? So, alam mo, si Sir Neville na tutuyo na lahat ng mga pagpapala niya dahil yan sa cheerful, pagiging cheerful giver. Kasi, pangako ng pano niya, pag mag-cheerful giver ka, hindi kanya pabayaan. Hindi ikaw palagi ang gagamitin ng Panginoon para ang kanyang gawain ay mapalagot. Okay? So, hindi tayo matakot. Hindi tayo matakot na ituro yung pagiging cheerful giver kasi tao ng Diyos yan. At dahil tao ng Diyos yan, bahala ang Panginoon niya yung maglipo sa puso niya. Hindi kita karong magpanimpang pastor na basi kong ituro ko ra, maghalin sandara. Bisan alino ni magpalangga o mimbro, pero kung bukon gidron it, hinanda it Diyos, mahalin ang yapon doon. Tama. May mga member ako yan nga, alagaan ko, Brad, ano ka na Brad? Ano Brad? Pag ako'y mo ginawalihan ito, ano? Ah, naghagalin ni mo ito. O, pero bro, gin-prepare at ginoong nga tupa, bisan, imo ron yung walihan, may inagidron. Ayan pa rin ni Pastor Ili. Pastor Ili Perez, sa pag ano naman sa ano niya klase. May member ko na yung I think mga seaman to. Oh. So medyo may natamaran si Pastor Ali ka na humigin mo eh di Pastor Ali. Brad, bakit ganyan ka? Anong aba? Oh, Sabado, gini mo ni Pastor Ali. Oh, hamba ni Pastor Ali, bahala to, basi mag-backslide to. Pagka Domingo, pagbihira, anang hibig. More than, siguro mga 200,000. Ay, that we back ano yan? 2003, mabaho-baho pa to. So, butang balon, pag member galing nga, imo gidron niya, hinanda it Diyos na para sa imo nga, tuduan mo, minsan imo galing niya, i-review sa nakamalian, manatili pa rin sa'yo. So, ang bayo nakabdik ang mahal do, no? Kita mo, eh, Pastor Abante, bisan alino na na itira ro na huwag din kahalin. Siyempre, anam na eh. Pero yun lang. Dapat, nasa tama man kita. No? Okay, mamaya yun. So, yun po. Isa sa solusyon para tayo ay mag-success sa gawain ng Panginoon, turuan natin yung mga tao ng Panginoon kung paano sila magbigay. Because God loves a cheerful giver. It is more blessed to give than to receive. And then the last, the last, be a leader by example, not control. Okay? So, siyempre, kitang mga pastor, maging leader kita. O, ang bawa lang, soul winning ka mo. Ay, ikaw ka man, soul winning. Diba? Maging prayerful ka mo dahil harap mo isa sa mga paraan para isabat ang Diyos sa ibang mga moyo. Ay, ikaw ka man, nag-pray. Diba? Maging cheerful giver ka mo. Bihira. Ang mukhang kapatid. Ay, ikaw ay huwag ka nga nag-giving. Yeah. Ikaw nga nang mismo huwag kapati in tithes. Huwag kapati in first fruits. Oh, so, iyan ka rin be a leader by example, not by, not control. So, maroon sa akon, bago pa lang ako, nabatian niya ako ng mga katuroan na. E ako ay, pag nako, magsulwinin kita. Eh ako, gusulwinin kita mo ron. O, maging giver kita. Pero ako ang karoon na envelope, ay ina kita ron. Kasi, turo ka it giving, tapos sambag it imo nga membro nga gasulat ka, ang record, mayan ko yung pastor, wa ka nga net record. So, ano ka, bandahan ka. Naon ba? O, mayan ka lang pastor, maghamba nga mag-Bible study. Kung anak ko nito, kita, ang Bible study ka. So sa amon iya, manang mag-Bible study kita. Kung kamo ay sa, kung kamo ay fixer, ina sa inyong school, mag-Bible study ka mo.
Ay ako na din inobra, kada anuman, gabay gustado ako sa mga bagay membro. Bisan member na sa dam, ginaschedulan ko lang pa. O, agot ka lang na maging example kita. No, sumaron. So sa 1 Corinthians 1:11, ang bani Pablo, follow me as I follow Christ. Sundun niyo ako. Abi mo, alam niyo, hindi mo yan masasabi pag alam mo na ikaw ay hindi totoong sumusunod kay Kristo eh. Pero kung ikaw ay totoong sumusunod kay Kristo, masasabi mo yan. Sundin niyo ako. Dahil ako ay sumusunod din sa Panginoon. Okay. 1 Peter chapter 5:1-3. Okay. Which are among you, I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Of course, alam din natin, ang sinasabihan ito ay elder, kung sa atin ay pastor na. Kasi isa po sa mga title ng pastor ay he is the elder. Ano sabi dito? Feed the flock of God which is among you. Yun yung turuan mo, yung flock na ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya minsan, ito po yung tandaan natin, hindi tayo magturo sa ibang flock, no? Kaya yun yung sabi ni Pastor Alec Inay, dapat mayroong ethics na kita. Kung luharon nga flock, bukot imuron, hindi mo pagturuan yung iba. Uwa ka karon yung karapatan, no? Di ba? Bukon yung manami ron nga. Turuan mo ron, ay dapat, mukara ka? Ay huwa tagali, inagturo sa ng pastor doon. O, di ba? So dapat hindi kita magturo. Pero turuan natin, gintao at akatong Diyos mo lang. Okay? Ano pag sabi dito, taking the oversight, yun yung bantayan mo palagi, hindi mo bantayan yung ibang membro, pero ano yung ibang membro? Ano pag not by constraint, but willingly. Ano pa? Not for filthy lucre, but of a ready mind. So yung karalaban. Kaya nga, nung Sunday, nung pag-aralan namin, what is the qualification as a pastor. So nung pag-aralan to, at isa dito ay ito rin, no? Hindi dapat tayo maging filthy lucre. Hindi kita, pero filthy lucre ay magiging mukhang pera, no? Diba? Mukhang pera. Huwag kita nag-ministry bangon sa pera eh. Pero kung nagkaroon kita pera dahil sa ministry, reward yung taroon ng ginuuma sa ako. Sa ako niya eh, nagkaroon kami at mga sa akin, multi-cab, huwag man akong yung pangarap doon. Pero siguro dahil alam din ng Panginoon na kailangan para maabot yung sa tangalan, maabot sa Numancia, maabot sa Leso, kaya naiprovide yung Panginoon. Pero nagtiis kami nga, baktasanan lang yung permanent. Ano pa? Neither as being lords over God's heritage. Wow, haragid yung ba, no? But being example of the Lord. Minsan nabiming ko, Lord, ng kita sa atong mga flock, eh, haro niya, hindi natin abusuhon mo. Pero may inatawag kapangyarihan. Ilagay natin kapangyarihan bilang pastor. E minsan nabi, kung hindi kita ka-tigo sa aton nga anong manaming i-gamit man, kapangyarihan na lang, no? Authority. O power. Authority. Authority. Bilang pastor ay ginabuso na ito. Ang bawa na ito. Kawa? Monopoly. Para ikaw? Monopoly. Manipulation. Kita sabi ni Pastor, we train servant, not slave. Kita ga train kita sa mga membro nga maging servant bukod sa slave natin sa Amen. Nga kung minsan ay bisan malibon ikaw, ay dapat ako gid masunod. Eh kung hindi nyo ako masunod, lahat yung rebuild eh. Mingko na ano pa na ba? So dapat gali, hindi gali kita karoon. Dahil, ano lang kita? Under shepherd lang kita eh. God, Amen. Jesus is the chief shepherd. And we are under shepherd. So mawag lang dapat gali kita, no?
So, ito po yung sabi ng Bible, I'm being example to the flock. So, yun po. Minsan ay nag-reveal din manabi ka ton. O minsan, may reveal din manabi kita sa Diyos. No? So, kaya minsan nag-reveal din, eh kita manabi, reveal din man sa Ginoon. So, dapat naman sa Bible, be an example to the flock. So, yun po yung mga sinabi ng Bible kung paano natin makamtan yung success sa ministry. Hindi yung preaching ko, hindi yung turo ko, kundi yan ay katotohanan ng Bible na bawat isa sa atin ay sumunod dahil nais natin na magtagumpay sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung madaranasan natin, ulitin ko, yung mga problema dahil sa ministry, maranasan natin yung kabudlayan sa ministry, tandaan natin, yan lahat ay panakot lang para maangkin natin ang tagumpay sa ministry. Okay? Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, na sa hapong ito ay na-remind po kami sa aming pong mga panawagan na bilang kami ay inyong lingkod, ay masunod po namin ang inyong kalooban. At hapong ito ay na-present po sa amin yung mga pitong puntos, Lord, na kung paano magkaroon ng success sa inyong pong ministry. Lord, salamat na kami ay pinagkatiwalaan mo ng mga anak ninyo, yung mga member namin, Lord. Sana, Panginoon, magawa namin ang aming katungkulan na sila po, Lord, ay i-train namin na magiging servant at hindi namin sila gawing slave. Dahil sa katunayan, Lord, ay hindi po kami ang may pag-aari sa kanila. Panginoon, tulungan mo rin ang mga member namin na sana sila po ay matuto na sumunod, Panginoon, sa inyo. At dahil sila ay sumusunod sa inyo, O Diyos, kailangan din nilang sumunod sa pastor na ibinigay sa kanila, O Diyos. So Lord, sana ang inyong pong kalooban ang magawa namin, Panginoon. Salamat sa Biblia na aming pong nabasa. Ito lahat din ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Okay? Amen. 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 Am